May napakinggang kwento sa YouTube yung apo ko at utal-utal pa siyang nagkwento sa akin. Kasi halos pareho kami nang naranasan ng sender na yon. Ilang ulit ko pang ang pinakinggan at totoo nga, pareho kami. Yun nga lang, hindi baka o anumang hayo pang nawala sa karanasan ko, kundi ilan sa kababaryo at yung isa, kaibigan ko mismo. Ito ang mahirap sa atin dyan sa Pilipinas, na pag may nawala, mabilis na tatapos ang paghahanap. Kulang din talaga kasi ang resources, pero tama na sa paglalabas ng hinaing. Heto na ang kwento. Lumaki ako sa isang baryo. Malapit siya sa paanan ng bundok. Sa mga panahong nangyari to, iilan pa lang yung afford na makapagpakabit ng kuryente sa amin. Kaya asahan mo na tuwing walang pasok, parang may sine sa dami ng tao sa mga bahay na may kuryente at TV. Kahit gabi. Dahil magsasaka ang mga magulang ko, isa ako sa maraming batang nakikinood sa mga bahay na yun. At dahil nga noon pa ito nangyari, walang kaso kahit gabi na e nasa labas pa. Lagi ko rin naman kasing kasama ang mga kalaro ko at ang kapitbahay namin at best friend kong tawagin na lang nating Mina. Unang beses na may nakakita ng nakasisilaw na liwanag, walang naniwala. Paano ba naman kasi ang nakakita yung mga sunog baga ng baryo? Tinawanan pa sila ng mga kababaryo namin. Kahit sa ikalawa, ikatlo, at ikaapat, hindi pa rin sila pinaniwalaan. At marahil nainis na sila. Kaya sa sumunod na gabi, ilang minuto bago nila nakita ang nakasisilaw na liwanag, nakapwesto na sila sa lugar sa may bukid kung saan sa tingin nila nanggagaling yun. Ayon sa kanila, anim silang nagpunta. Pero nang masilaw sila at nang mawala na ang liwanag, naging lima na lang. Nawala si Mang Tunying. Pero ang mga tao, wala pa rin. Hindi pa rin naniwala. Naalala ko pa nga ang sabi ng iba, baka nasobrahan lang sa inom si Mang Tunying at nakatulog sa kung saan. Wala rin gaanong nag-alala ng ilang araw nang hindi pa rin siya nakikita. Matandang binata na kasi si Mang Tunying. Walang trabaho, pero suportado ng bunsong kapatid niyang pinalad na makapagtrabaho sa Estados Unidos. Wala rin kasing natagpo ang katawan. Tanda ko pa rin yung biruan na siguro daw sa wakas nakipagtanan na si Mang Tunying. At sa wakas nga daw, nakapag-asawa na rin. Sa pagkawala nga lang ni Mang Tunying, may ilang kabataan, mga nasa high school, ang na-curious sa mga kwento ng nakasisilaw na liwanag. Apat silang magkakaibigan nun. Isang lalaki at tatlong babae. Ginawa nila ang ginawa ng grupo ni Mang Tunying. Tumambay sila sa bukid. At yung apat na magkakaibigan, naging tatlo na lang. Nawala na lang yung lalaking kaibigan nila. Dito na medyo nabahala ang mga tao. Si tatay kahit si kuya, hindi na pinapayagang lumabas ng gabi. Pero mula noon hanggang ngayon, mapupusok ang mga kabataan. Kasi may ilan pang gumaya eh. Lahat sila nasaksihan ng nakasisilaw na liwanag. Pero hindi lahat ng grupo may nawala. May dalawa pang nawala bago kami pinuntahan ng pulisya. Nagkaroon ng paghahanap. May mga pinaskil ding mga larawan sa baryo at sabi ni nanay, meron din maging sa kabayanan. Pero wala nang nakabalik pa. Wala nang nakita. Graduation namin sa grade 6 nang hayaan kami ulit ng mga magulang namin na maglakwatsa. Pero bawal pa rin kaming magpagabi sa labas. At dahil graduation, yung ilan sa amin binigyan ng pera ng mga magulang. Kaya naisipan namin ni Mina, Erme at Violeta na mag-picnic sa parte ng bukid kung nasaan yung kanal ng irigasyon. Malilim kasi doon.
Bumili kami ng makakain pagkatapos ng graduation ceremony. Sinabi naman namin kung saan kami pupunta at dahil nga umaga pa, pinayagan kami. Kasi nga, may liwanag pa. At para sa nakararami, basta may liwanag, ligtas. Nagkwekwentuhan kami ni Lamina nang makarinig kami ng nakatutulig na tunog. Yung hindi kami magkarinigan. At lahat kami nagdurugo na ang ilong maliban kay Mina. Siya lang din yung parang hindi nabibingi. Parang ang wala siyang naririnig. Takang-taka ang itsura niya. Tapos tumayo siya. Narinig ko yung sinabi niyang hihingi siya ng tulong. Kaya lang nakakailang hakbang pa lang siya. Bigla na lang sobrang lumiwanag. Pero pagtapos ng ilang minuto, nawala din. Kasabay nung nakatutulig na tunog. At kasamang nawala, si Mina. Nagkagulo sa baryo. Hindi rin ako pumayag na maiwan sa bahay. Sumama talaga akong maghanap pero wala talaga. Dumaan ng halos isang buwan, walang bakas ni Mina. Ang naging haka-haka ng mga tao, may nandukot sa kanya. May pinaamoy o pinakain daw siguro sa amin nila Violeta. Kaya naguluhan kami sa mga nangyari. Bata pa kami nun, pero iisa kami ng katwiran sa kanila. Kung naguluhan kami, paanong iisa kami ng kwento? Pero ipinilit pa rin nila na yun ang nangyari. Kaya nawalan na rin kami ng pag-asa. Pero kailanman, magpahanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa puso't isip ko si Mina. Kolehiyo na ako nang magkaroon ba ako ng pag-asa. May propesor ako na tawagin na lang nating si Sir Ponce. Nang malaman niya kung taga saan ako, tinanong niya kung naaalala ko pa ba yung mga kaso ng mga nawala sa baryo. Bilang hindi pinaniwalaan noon ng mga matatanda sa amin, tumango lang ako. Wala talaga akong balak magkwento. Kaya lang nagbago agad ang isip ko nang sabihin ni Sir Ponce na naniniwala siyang hindi tao ang dumukot o kumuha kay Lamina. Kung ang pagbabasihan ay mga kwento ng mga saksi, naniniwala akong aliens ang kumuha sa kanila. At pagkasabi noon ni Sir Ponce, lahat ng itinago kong emosyon at kwento sa loob ng ilang taon ay parang rumaragasang bahang lumabas sa bibig ko. Mula noon naging close na kami ni Sir Ponce. Pinafotocopy niya lahat ng mga nabalitaan niyang pagkawala ng mga tao na katulad sa nangyari kay Lamina. Diyan sa Pilipinas at sa ibang bansa man. Binigay niya sa akin lahat yun. Parang ang binigyan niya pa ako ng assignment. Tinanong niya kasi ako nang matapos ko nang mabasa lahat kung anong pagkakapareho ng mga kaso. Wala pang internet noon. Campus library lang ang kasangga ko. Pero sapat na yon para mapagtanto kong mga lugar na malalayo sa kabihasna ng puntirya nila. Secluded areas, ika nga. Yung madali ring sabihin na ay baka naglayas lang. Nanawa na sa lugar kaya umalis. Ayon din kay Sir, sa tingin niya, hindi na makakabalik pa si Lamina. Sa tingin niya, pinatay na sila. Para sa kanya, pinag-eksperimentuhan sila ng mga aliens. Naniniwala ako na noon pa sila nandudukot ng mga tao para mapag-aralan tayo. Darating ang panahon na hindi na nila kailangan gumamit ng nakasisilaw na liwanag at nakatutulig na tunog para mandukot. Sa tingin ko nga nagagawa na nila yun ngayon, na hindi na lang mga sindikato na nagtitinda ng mga organs sa black market ang gumagawa ng mga organ harvesting. Pagkasabi niya noon, may bagong folder siyang inabot sa akin. Binasa ko naman agad pagka-uwi sa boarding house. Mga kaso yon tungkol sa mga dinukot na mga taong natagpuan naman pero wala nang buhay at wala nang ibang parte ng katawan at lamang loob.
magkakaedad ang mga biktima. Pero galing sila sa iba't ibang parte ng lipunan. Babae at lalaki at may ilang mga bata. May mayaman, may nasa middle class, may mahirap. Ang pinakatumatak sa akin ay ang mga biktimang walang sugat sa labas ng katawan maliban sa nawala ang labi o mata o tenga o ilong. At nang ma-autopsy, wala ang baga o puso. Parang magic na naglaho na lang. Yung isang nabasa ko dito sa Pilipinas nangyari, ang biktima nawala yung tenga, na parabang buong buhay niya wala siya noon. Malinis na malinis ang pagkakaalis. Pero ayon sa salaysay ng kaanak niya, may tenga siya. Malaki pa nga raw eh. Kaya ang tawag nga sa kanya ay Rico Cunejo. Ito ang pinakatumatak sa dami ng sinabi sa akin ni Sir Fonsi. Darating ang araw, magiging kawangis na natin sila. Ikaw na ang kusang sasama.